Yan yung isa, tapos ito na yung marami na siya. No pa, kakatuwa. Yan. Merong mga maliliit na palaka, guys. Yes, ayaw ko siyang pahiraman kasi naawa din ako. Kasi syempre, diba, katulad namin, may mga pamilya din kami. Baka may pamilya din sila pag pinatay namin, may umaasang mga anak na ano, bubuhayin. Char. So, hi guys! Konnichiwa! And welcome back to another vlog! So, for today guys, is andito lang tayo sa bahay. Share ko naman sa inyo for today yung aking mga kayamanan. Ang aking mga pinagmamalaki sa aking buhay-buhay. So, yun guys, kung gusto niyo makita or malaman kung ano yung aking kayamanan na pinagmamayabang at pinagmamalaki ko, then just keep on watching! So, yun na nga guys, according sa aking intro, yan, share ko sa inyo ang aking mga kayamanan. So, ang aking kayamanan guys is ang aking mga halaman. So, for now is meron ako mga indoor plants and meron din ako mga flowers and vegetables sa labas naman siya ng bahay. So, yung mga indoor plants ko is naipakita ko na sa inyo yun before. Nung pinamili ko siya sa my Kinds. Sa Kinds lang naman ako namili. Sa Kinds and sa, kung hindi ako nagkakamali is, Kinds and Jumbo Encho. Nakatry ako tumingin sa NAFCO pero hindi ako nakakita ng mga gusto kong plants. So, mag-start muna ako guys sa mga plants na gusto kong ipakita sa inyo yung mga nandito sa loob or yung aking mga indoor plants. So, pakita ko na siguro muna yung unang-una, kauna-unahang, tanda-tanda ko siya, diba? Kauna-unahang plants or baby ko, or nga, kayamanan ko na nabili para dito sa ating forever home. So, ayan siya. Tira! May sandals pa siyang namumutawi dyan. Ito siya. Ang tawag sa plant na to is fortune plants. Ayun ang pagkakaalam ko kasi ayun nakalagay dun sa kanyang name nung binili ko siya. Tung plants na to guys is ano siya, tawag nito. Hindi ko siya masyadong binibiligan kasi nabasa ko or nalaman ko na yung mga ganito palang plants is hindi naman na siya kailangan ng high maintenance or ng zuto na pagdidilig yung ganun. So ayan siya, tapos nandito lang siya sa labas. Siguro almost mga ano na to siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamay, mga 3 months na siya sa akin. Tapos still ano siya, maganda pa rin siya. Ayan siya. Ayan siya, fortune plants. Nung nabili ko siya is may mga ganito na siya, may parang ring. Nakaayos na ba siya? Ayan siya. So, ayan. Actually, binuno ko talaga na gusto ko pang magdagdag ng mga ibang halaman para dito sa bahay. Kaya lang kasi is, syempre kailangan ko din yung gusto ko kung naaayon ba sa bahay. At the same time is kung papayag si Papa Nox and si Baby Aki is hindi niya masisira. At the same time is kung kaya ko talaga silang alagaan or i-maintain. So, another plants na meron dito sa bahay na second kong nabili is yung aking snake plants. Yung aking snake plants is sobrang maliit lang siya. Lagi ko na ito napapakita sa aking mga previous vlog. Before is nakalagay siya sa ating center table. Yan siya nakalagay before. Tapos, ngayon is nilipat ko na siya dito. Naputol na nga yung isa niya kasi nga, alam niyo na, may baby. Yan, naputol na yan ni Aki. Pero still, maliit lang siya na style ng snake plants. Ito is nabili ko naman siya sa My Kinds. Dito ko naman na siya nilagay sa ating parang console table naman dito sa sofa. Yan siya. And yung aking third plants and fourth plants na nabili is nandito. Yung third muna tayo, third. Yung aking third plant na nabili is nandito. Yan siya. Diba? Inikot ko talaga sa buong bahay. Yan siya. May salamin siya guys kaya medyo blurry. Yan siya. Yan yung aking third plants na nabili para sa bahay. Sa kitchen ko naman siya nilagay. Sa Daiso ko lang yan siya nabili guys pero tumaas na siya. Diyan ko siya nilagay. Buhay naman siya guys kahit diyan siya malapit sa may aking stove. Kasi malayo naman yung pagitan niya mula dun sa aking burner papunta sa kanya. Tapos lagi ko din yung dinidiligan. Pakita ko nga sa inyo. Yan siya guys. O, tingnan nyo siya. Pandarin natin yung ilaw. Yan. Yan siya guys, tingnan nyo. Yan yung name siguro ng plants, hindi ko alam kung ayan. And tingnan nyo siya. May soil talaga siya. Tapos, madali ako siya, madali akong
madiligan siya kasi malapit lang siya dito sa kitchen. So, nalalagyan ko siya ng tubig dun sa ating, ano, lababo. And then, ito yung natanggal kong snake plants, guys. Tingnan nyo. Di ba? Nilagay ko din siya sa akin dito. Kasama na aking kitchen. Kasi ayaw ko siya i-give up. Nabubuhay naman kasi siya. May plano kasi akong gawin para sa kanya. So, yan na yung ating third plants dito sa bahay. Di ba? Ang ginawa ko kasi talaga, guys, is bawat section ng bahay is nilagyan ko. For now, ang nilagyan ko pa lang talaga ng buo is yung nandito sa baba. Sa taas, bala ko pang maglagay. Kaya lang, hindi ko pa siya naiisip kung ano yung ilalagay ko. At the same time is, naghahanap ako nung magandang lagayan, yung magiging okay sila, yung ganun. Siyempre, diba, pag nag-alaga is, gusto ko talaga is mabuhay. So, going sa fourth plants tayo dito sa bahay. Which is mga indoor plants to, guys, ha? Kasi syempre sa loob. Ito yung aking fourth talaga. Yan siya, guys. Ito is fake plant. Ito is yung totoong plants na ipinagmamalaki ng asawa ko. Yan, totoo siyang plants, guys. Yan, may mga soil siya, tapos ganyan. Before, nung binili ko siya, is parang ganyan lang siya katangkad. Ganyan, tumaas na siya. Nagmamalaki ni Papa Nox kasi siya daw nagdidiligan yan kasi nga nandito lang yan sa CR. So, nadidiligan niya as usual, syempre, kasi meron kami ditong faucet, ayan. Dito daw niya dinidiligan. Dito daw niya dinidiligan tong halaman na maliit. Kasi sabi niya sa akin last time, Ma, ako nadidiligan kasi pag di ko yung dinidiligan na mamatay. Di wow. Gigil ako. As usual, madidiligan niya kasi malapit na dito sa may ating faucet dito sa my CR. So, ayan. Madali din siyang diligan. And, ganun yung mga ginawa ko, guys, sa aking mga halaman. Gusto ko is accessible siya sa aking mga, ano, pandilig or malapit siya sa mga tubig, yung ganun. Sa kusina, yung dito sa labas. So, ayun. So, doon na tayo sa aking fifth plants. Yung fifth plants ko is tatlo agad yung binili ko. Puro din siya indoor plants. And lahat yun is binili ko dito sa ating sala or nilagay ko dito sa ating sala. Ito naman, guys, yung aking fifth plants. Pero tatlo silang binili ko. Snake plants din siya, guys. And napakita ko na nga ito before. Nakalagay lang siya sa isang lagayan. Na ganyan. Tapos pinasok ulit siya sa isa pang pot. Yan siya. Snake plants siya. Tapos nabili ko na siya ng ganito na siya kalaki. Yan siya. Yan, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ginanyan ko lang siya. Yan siya. Nilagay, pinatong ko siya sa isang table. Yan. And para pumantay is, meron din ako dito isa pang plants. Nakalimutan ko yung name nito, pero nalaman ko na yung name nito. Nakikita ko na rin to before sa Pilipinas, sa bahay namin. May ganito kami sa bahay. Yan siya. Maliit lang din siya. And nilagay ko lang uli sa isa pang pot. Yan siya, guys. Makita nyo. Maganda siya, guys, kasi ano, green na green siya and mararamdaman mong buhay na buhay. And dyan ko lang din uli siya nilagay sa ganyang table, ne? And isang kaset nila or diba tatlo sila for fifth plants is ito. Masyang banana leaf, guys. Pero ito yung huling tumubo sa kanya, guys. Dati is nakatiklop pa to siya. And nandito din siya sa aking side table naman para sa sofa. Yan siya. Itong dalawang to is decoration lang siya. Ito talaga is totoong plants. Hindi ko na siya nilagyan ng another pot kasi is maganda na siya tingnan and kakain ng space. So, ayan siya, guys. Diba? Kasi ngayon, guys, is ano, nahihilig ako magtanim ng plants. Bida-bida. Gusto ko talaga dang before magtanim ng mga plants, diba? Before is nasa apartment kami at the same time is maliit pa si baby. Na-expect ko talaga or alam ko talaga na masisira niya. Kasi syempre, grabe ako sa anak masisira. I mean is ano, hindi ko siya kayang alagaan kasi nga is paglalaroan ni Akin Kun, yung mga ganun or maku-curious talaga siya kaya papakialaman talaga niya. So, ngayon lang ako nagkaroon ng ano talaga na parang nakita ko na pwede na ako mag-alaga ng plants kasi malaki na si baby, nasasaway na siya yung ganun. Pero before talaga is gusto ko kasi parang bukod sa aming dalawa ni Aki, pag pumapasok si Papa papunta sa work, is gusto ko is may kasama kaming living things dito sa bahay. So, punta na tayo dun sa ating mga plants naman sa labas. And then, ito is hindi naman siya halaman, guys. Ito lang siya, ganyan, Bermuda. And yan, punta tayo sa may gilid ng bahay or sa likod. Tama ba aking term? Pasensya na kayo, medyo maingay kasi umulan ng malakas. So, medyo malapit kami sa may parang dock or canal dito yung nag-flow yung water. So, medyo naririnig ko siya. Ewan ko kung maririnig dito sa aking vlog. Pero dito kasi naka-resto yung iba sa mga aking mga plants or yung aking mga vegetables. So, ayan, nakahilera na siya, guys. 1, 2, 3, 4, 5. So, marunong na ako magbilang.
Congratulations. Okay lang pala. Hindi, yung may yung plants na nandito sa akin, sa likod. Pero, times 2 siya, guys. Kasi sa isang pot is, dalawa yung nilagay kong halaman. So, punta muna tayo dito sa first plant. Medyo iharap mo nga pa na meron kaming alaga dito, guys. Pasare. Yan. Merong mga maliliit na palaka, guys. Yan. May mga maliliit na palaka, guys, dito. Pero okay lang. Ayoko siyang pakialaman kasi mamamatay din siya feeling ko pag nag-summer kasi ba, ano sila sa tubig. Tagulan lang kasi talaga. Itong mga frog or mga palaka is ayoko siyang pakialaman kasi naawa din ako kasi syempre, di ba, katulad namin, may mga pamilya din kami. Baka may pamilya din sila pag pinatay namin, may umaasang mga anak na ano, humuhayin, char. Hindi ko talaga sila pinakikialaman kasi ano eh, para mag-balance yung ating ecosystem, char. Para ano, hindi e-insectuhin itong aking mga halaman. Kasi di ba kumakain ng insekto, ewan ko lang kung yung ganyang din ha pala ka, kung kumakain sila ng mga insekto. So, maiiwasan na ma-insektuhan or makain ng insekto itong ating mga vegetables dito. So, yun lang naman. Kaya nakita ko kasi siya, kaya sinabi ko na rin. So, going back, eto yung aking una, itong aking sili. Siling labuyo ata siya, guys, kasi nagpupula daw yung kanyang bunga. So, ayan. May mga bulaklak na siya, guys, kung makita nyo. And maganda na yung ano niya, dahon. Before, mga ganito lang siya tangkad. Ngayon, tumangkad na siya. And may mga bunga na siya. Medyo pakita mo nga pa yung kanyang mga bunga. Kaya lang yung bunga niya, guys, kailangan is ano, hanapin mo muna yung kanyang kaibuturan. So, ayan, oh. Yan yung mga sili. Ayan na siya, guys. Hindi pa namin ito naha-harvest kasi palalakihin pa. And yung other one is, ay, gumene pa. Ito, yan. As in, literal siya na sili. Pero naano na namin to siya, guys. Natalbusan na namin itong sili na to. Hinalo namin sa tinola. So, itong sunod is itong curry. Excuse, bumigay ako, guys. Ito is curry or pipino in Tagalog. Wala pa siyang bunga, pero meron na siyang bulaklak. Tapos, nalagyan na namin siya ng vines. Ay, ng vines. Ng ring or yung kanyang iikutan. So, wala pa siyang bunga. Okay muna siya dyan. Wala pa yung makakita. And the third one is, ito is amazing to. Siling makopa or bell pepper. Ano siya? Before is wala din siya kahit ano. Nagulat na lang ako biglang. Nagbunga siya ng marami. Tapos meron na rin siyang ring. Pakita mo nga ito pa. Yan siya, guys. Yung makopa. Ang laki na ng bunga niya. Ito siya, oh. Yung isa. Ito yung pinakauna niyang bunga. Yan yung isa. Tapos ito na yung marami na siya. Ano pa? Kakatuwa. Yan siya, oh. So, guys, di na kami mag-grocery. Di na kami mag-grocery. Tapos, currently, may mga bulaklak pa pala siya. Ang dami, buyag. And, tong kabila naman is ganun din. Mas marami yung kabila. Tapos, sabay-sabay siyang nagbunga. Actually, pwede na siyang i-harvest. Ano pa? Pwede na siguro. Tingin mo? O, kasi siguro yung mga ganito klaseng garden na, ano, hindi na siguro, ano yan eh. Feeling ko, pwede na siyang i-harvest. Pero kasi talagang lakihin pa natin siya ng sobrang laki. Kasi feeling ni Papa yung mga ganyang ano daw, garden. So, the fourth one or pang-apat is yung kamatis. Yung kamatis, guys, is medyo nagkamali ako. Pero ano siya, magandang pagkakamali siya. Kasi yung gusto ko talagang kamatis is yung mini tomato. Yung maliliit, yung ganun siya. Yung parang as in bite size or yung isang kainan. Kaya lang, wala nga ako masyadong alam sa paghahalaman particular ng vegetable. So, nakita ko kasi parehas yung itsura niya. Ito yung nabit-bit ko. Pero, maganda naman talaga siya kasi nagbunga siya. Sobrang malaki yung bunga niya. Ito siya. Or, tatlo na sana yung bunga niya. Kaya lang, nasanggi ni ate yung isa. Tapos, nalaglag daw. Pero, hindi ba siya ganun kahinog? Nahalo na natin siya sa munggo. Pero, okay naman siya. Kahit hindi siya hinog, masarap siya. Ito siya, guys. Ha? Pakita mo nga daw pa. Yung bunga niya is tagu din. Dito siya sa part na to. And, meron na rin siyang ring. Ayan siya, guys. Oh. Hindi talaga siya mini tomato. Ayan, dalawa siya. Ayoko na masyadong hawakan kasi baka matanggal. And, the fourth one, fifth one is ito. Lettuce. Yung lettuce is okay lang naman. Yung lettuce ko is okay lang naman. Pang salad-salad. Tatalbusan mo lang siya. So, ayun. Tapos, yung bala ko pa ang isang halaman namin ni Papa is ito. Is, gusto namin is yung parang nagbubunga pa, no? Parang puno. May bunga siya. Tuli talaga siya. For example, mikan or orange, lemon, yung mga ganun. Kaya lang pag-isipan pa natin sa side na to. And, meron pa akong bakante.
sa part naman na to, guys, nandito yung bakante natin. Siguro mga almost isang di pa siya. Pwede din siyang lagyan ng halaman. Hindi ko pa alam kung anong ilalagay. And dito na tayo. So dito medyo matahimik na. Dito sa mismo parang entrance namin, eh, naglagay din ako ng anim na halaman. Originally is apat lang siya, pero may space pa, kaya ginawa ko siyang anim. Floral plants. Floral plants siya. Ibig sabihin is namumulaklak. Hindi lang siya basta halaman. Namumulaklak siya. So, 6 siya. Pero same ng kinds ng plants. Pero iba-iba yung color ng kanyang flowers. So, ayan. Yung una is white yung color. Tapos meron din akong kinuwang pink. Ito is nalungkot siya. Nawala siya ng mga bulaklak pa. And white. Lalagas siya. Oo. Ganun talaga yung style niya, guys. Every time na namumulaklak siya, tapos pag may bago, namamatay yung una, tapos nagpapalit ulit ng another one, bago. And eto, guys, kung makikita nyo, accessible din siya yung mga party ng mga halaman ko dito, kasi kung pupunta ka sa part na to, nandito yung ano, nandito naman yung parang hose. May hose siya. So kung gusto namin mag-plant or mag-dilig, is meron ditong hose. Eto siya, oh. Pero ito, mahaba siya, pero hindi ito yung direct na pinang didilig, kasi 'di ba? Malulunod yung halaman, for example. Oh, 'di ba? Malakas yung impact niya. So kailangan pa rin talaga is meron tayo yung ganito para okay lang yung 'yan, yung flow ng tubig, hindi malulunod yung halaman. So ayun, accessible siya. And gomen, guys, ito pala yung una-una kong halaman na nakalimutan ko talaga. Ah, ito is kaedad to ng bahay. So ito yung una-una naming halaman dito sa bahay. Outdoor agad yung binilig namin. Para siyang pine tree, kung hindi ako nagkakamali. Ayan siya. Ayan siya, guys. Pine tree siya na parang binonsai. Pinaliit lang siya and nakalagay lang siya sa maliit na paso. And sinunumama ko na siyang ganyan kasi ayaw din namin lumaki para ano, hindi siya makakaabala sa bahay. And ito, then is yung parang pine tree. Ayan siya, guys. So, yun. Ito is balak natin yung ilipat doon sa part na yun. So, yun siya, guys. So, ayun. So yun, guys, dito ko na rin end yung aking video kasi nandito na rin naman ako sa labas ng bahay. Nandito na rin ako sa may ano, taon nito sa mga plants. So, paano ko ba sasabihin, guys? Itong mga plants na to, guys, is ano, naglo-looking forward ako na sana dumami pa siya and mabuhay siya hanggang, syempre, kung hanggang saan nila kakayaning mabuhay, kasi maganda din talaga na may mga plants dito sa may bahay. At the same time is ano, pinalaki ko naman talaga siya and inalagaan ko siya, guys. So yun, guys, that according sa aking intro is yan yung aking mga kayamanan. Pinapakita ko talaga yan siya every time na may mga bisita ako. Mas pinapakita ko pa yan kaysa sa aking ano kaysa sa aking mga ano kusina, ganyan. Kasi nakakatuwa kasi nagbubulaklak sila, guys. So that's it. End ko na rin, guys, yung vlog na to, guys, kasi medyo madilim na dito sa labas. Sa labas and maulan kasi ngayon dito sa Japan, guys. So papasok na rin kami and sana, guys, is nagustuhan nyo yung mga plants na napakita ko sa inyo. And kung nadirito kayo sa Japan, is magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga plants na pwede nyong itanim outdoor, yung mga ganun. And na taon ito, yung mga plants din or mga vegetables na namumunga. So, guys, nga pala, don't forget to hit the like button, guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng vlog. And comment na rin kayo kung ano yung mga nagustuhan nyo, kung ano yung mga katanungan nyo, kung ano yung mga gusto nyo ipagawa, yung mga ganun. And sana, guys, is don't forget na rin na i-share nyo sa inyong mga kaibigan. So that's it, guys, for this vlog. And maraming salamat, guys. And see you on my next one. Bye! Bye!